isang maalab na pagbati mula sa itanong mo kay Prof. Alam ko na marami sa ating mga tagapakinig ang nananabik na mapakinggan ang episode na ito sa gitna ng resulta ng eleksyong 2022 at ng umaatikabong pandarayang naganap at patuloy na pinagtatakpan. Sa mga nakaraang araw, nasaksihan din natin ang iba't ibang uri ng panggigipit sa mamamayang kumukwestiyon sa lehitimong status ng eleksyon. Bunga ba ito ng malinis at matapat na ehersisyo ng demokratikong karapatan? O tulad ng mahalagang bagay sa ating bayan, ay kontrolado pa rin ng mga nasa poder ang prosesong ito? Makakasama natin muli ang Chair Emeritus ng International League of People's Struggle at Chief Political Consultant ng National Democratic Front of the Philippines, si Professor Jose Maria Sison, upang magbigay ng kanyang pagbasa at suri sa eleksyon at ang pag-uugat nito sa namamayaning sistema sa lipunang Pilipino. Maalab na pagbati, Professor Sison. Maalab na makabahang pagbati sa inyo, Professor Raimundo, at sa lahat ng ating kababayan. Napakahalaga ang ating paksa ngayon. May kinalaman ito sa issue ng halalan at demokrasya at pakikibaka para sa mga pambansa at demokratikong karapatan ng sambayanang Pilipino laban sa mapangape at mapagsamantalang oligarkiya ng Pilipinas. Prof. Sison, marami tayong mga tanong matapos ang May 9 elections. Gustong malaman ng ating mga tagapakinig ang inyong opinyon at saloobin hinggil sa mga bagay na may kaugnayan sa nakaraang eleksyon. Una rito, ano ang inyong masasabi sa malaking agwat sa pagitan ng boto ni na Bongbong Marcos at Lenny Robredo? Tamang sabi ng kontradaya na itong halalang 2022 ang pinakamaruming halalang sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginamit ang iba't ibang paraan ng pandaraya. Pamimili ng mga boto, karapal na kasinungalingan sa social media, pananakot at pagharang sa mga butanteng oposisyon at pagpigil ng botohan sa pagkukunwaring sira ang mga vote counting machine, SD card at optical scanner. Ang pinakamasamang ginawa para bigyan ang Marcos Duterte tandem at slate ng Peking landslide vote ay yung pagbaliwala sa aktwal na botohan at paggamit ng mga balotang pre-shaded at ang mga ito ang ipinasok sa mga vote counting machine na nagsara ang mga presinto. Ito ang paraan kung paano nakakuha ng kababalaghang 31 million votes si Marcos at ng lamang na higit sa 15 million votes. Samantalang ang normal na laki ng boto ng nananalo ay 12 hanggang 16 million at ang lamang ng panalo sa pinakamalapit na karibal sa mga dating eleksyon ay mga 2 to 5 million lamang. Nagawa ng COMELEC ang advanced vote count at canvassing hanggang 95% sa loob lamang ng dalawang araw, imbes na 10 araw na ginamit para dito matapos ang halalan ng 2016. Pero sa unang dalawang oras pa lamang ng May 9 mula 8 p.m. to 10 p.m. higit sa 50% na sa mga balota ang nakanbas sa buong bansa. Ano po, Prof. Sison, ang inyong obserbasyon sa naging takbo ng halalan sa buong kapuluan at ganun din sa labas ng bansa? Nagmonitor ako sa eleksyon at kaugnay ko ang mga kaibigan at iba pang kakilala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao magmula 6 a.m. hanggang hating gabi na ng Mayo 9. Tinanggap ko ang mga ulat na umaayon din sa konklusyon ng kontradaya na labis na marumi ang halalan at pinakagarapal ang pangluloko sa bayan. Sa inyo pong pagtingin, Prof. Sison, meron po bang tinamong kahinaan ang malakas na kampanya noon ng kampo ni Lenny? Bakit po kaya tila nanlumo ang sambayan ng Pilipino nang manguna sa bilangan sina Bongbong Marcos at Sara Duterte? Dahil nga sa naglalakihan ng mga rally ng tandem at slate ni na Robredo at Pangilinan, umasa ang malaking mayorya ng tao na mananalo sila. Mapapatalsik ang brutal at corrupt na regime ni Duterte
at mapipigil ang pagsampa sa kapangyarihan ng pinakakorap at pinakabrutal na mga political dynasty sa Pilipinas. Umalingaw-ngaw ang pagkundena sa kanila bilang mga magnanakaw at hungkag o walang laman ang mapang-iwas na panawagan nila ng pagkakaisa. Maliwanag na ginamit ni Duterte ang kanyang kapangyarihan para sa napakagarapal at napakaruming pandaraya. Ginamit niyang militar at pulis, ang COMELEC, ang dami corporation niya sa kamay ni Dennis Uy at Smartmatic para mandaya. Kailangang mandaya siya para mapigil ang pag-aresto at paglitis sa kanya kaugnay ng mga krimen niya sa extrajudicial killing sa bogus war on drugs sa harap ng International Criminal Court at sa mga kaso ng mass murder at pandarambong na pwedeng isampa sa Pilipinas. Paano ninyo ipapaliwanag ang pamamaraang ginawa ni Bongbong Marcos para manguna sa eleksyon? Nakalimutan na ba talaga ng mamamayang Pilipino ang mga kasalanan ng mga Marcos? Hindi totoo na sa pamamagitan lamang ng disinformation o pagsisinungaling sa Facebook at iba pang social media na loko na ni Bongbong at mga troll army ng mga Marcos at Duterte ng sambayan ng Pilipino. Pagamat malakas ang propaganda ng mga troll army ni na Marcos at Duterte, nasasagot sila sa lahat ng larangan ng mga nasa opisyon, mga makabayan at demokratikong puwersa at mga militante sa mga parokya ng mga simbahan. Ang linya na nagawang estupido ng mga Marcos at Duterte ng sambayan ng Pilipino ay linya ng paninisi sa masang Pilipino at pagtatakip sa garapal na pandaraya na ginawa ng rehimeng Duterte at mga galamay ng mga Marcos at Duterte. Bale, sinasabi ng mga mandaraya na wala nang magagawa nino man tungkol sa bunga ng pandaraya dahil sa ang masang tunay na naghalal sa tandem at slate na Marcos-Duterte. Maraming nagtataka sa 31 million na boto ni na Bongbong at Sara. Nahigitan pa nila ang bilang ng mga nagdaang presidente at vice-presidente simula kay Arroyo hanggang kay Duterte na nasa 12 million to 16 million na boto lamang. Ano po ang inyong opinion dito, Prof. Sison? Sa umpisa pa lamang ng panayam, natukoy ko ng anomalyang ito. Lundag sa 31 million na boto si Marcos at lundag ang lamang niya kay Robredo sa 15 million. Kaibang-kaiba ito sa dating result ng mga eleksyon na 12 to 16 million lamang ang natatamong boto ng panalo at ang lamang niya sa pinakamalapit na karibal ay mga 2 to 5 million lamang. Talagang inimbento lamang ni Magikerong Digong Duterte at kanyang mga lipuris ang resulta ng eleksyon. Labis ang arogansya dahil garapal ang pandaraya nila at magiging issue ito habang nasa kapangyarihan si Bongbong at Sara. Parang iniinsulto at hinahamon nilang sambayan ng Pilipino na umalsa na kaagad. Ngayong binati na ng presidente ng Estados Unidos si Bongbong Marcos at handa na raw itong makipagtulungan sa administrasyon nito, ano ang inyong paliwanag sa bagay na ito, Prof. Sison? Magkasabwat ang US at si Digong sa pandaraya. Kapansin-pansing sumisip-sip si Digong sa US ng mga isang taon bago eleksyon. Natakot na ipakudita siya ng US kung hindi maging masunurin. Natitiyak ng US at Digong na susunod si Marcos sa mga utos ng US dahil sa mga kriminal na kaso niya at liabilities niya sa US kaugnay ng matagumpay na human rights case laban sa Marcos Estate ng pang ng 1990s. Ang gusto ng US at Digong ay pagpatuloy ni Marcos Duterte tandem ang kampanya ng state terrorism at militar na supresyon ng demokratikong revolusyon ng bayan. Mabibigo ang layunin ito dahil iba yung galit ang masang Pilipino dahil sa pandaraya sa eleksyon at pag-alipusta sa soberaniya nila at tiyak na lulubha ang krisis sa politika at ekonomiya ng malakolonyal at malapyudal na lipunan.
kung tuluyan na pong mauupo bilang presidente si Bongbong Marcos. Tuluyan na nga kayang mawawala ng silbi ang mga inilaban ng mamamayan sa panunumbalik ng mga Marcos sa Malacanang? Hindi mawawala ng silbi ang mga pinaglaban ng mga mamamayan sa panunumbalik ng mga Marcos sa Malacanang. Tiyak na ipipilit ni na Marcos at Duterte ang pagsamba sa kanilang mga ama at dinastiya at gawing lalong malubhang pandarambong at karahasan laban sa masa. Pero lalong lalaban ang masang Pilipino dahil hindi nila matitiis ang pagsasamantala at pang-aapi. Tinanggap na rin ni Sara ang trabaho sa Department of Education. Ano po kaya ang ibig sabihin nito, Prof. Sison? Maraming natatakot na baka raw po tuluyan ng maguhin ang mga teksto at palitan ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas, lalo na noong panahon ng martial law. Ibig sabihin na lalong pilit na isasagawang revisyon ng kasaysayan at pagtatakpan ang mga krimen ng mga Marcos at Duterte laban sa sambayanang Pilipino. Tuluyang babaguhin ang mga kurso at araling teksto at palitan ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas. Ibabalik din nila ang CAT at ROTC alinsunod sa militarismo at pasismo ng mga Marcos at Duterte. Ano po ang inyong pabaon sa ating mga tagapakinig? Ako po ay namamahalam sa inyo, Professor Raimundo, sa lahat ng ating tagapakinig. Ang huling mensahe ko ngayon sa ating mga kababayan ay magpakatatag, maging militante sa paglaban sa mga mapagsamantala at mapangapeng mga uri at mga oligarko na naghahari sa ating lipunan. Tiyak nalulubha ang krisis na naghaharing sistema at magdaranas sa mga mamamayan ng mas masama pang pangapi at pagsasamantala. Kung gayon, hindi pwedeng manlubay kundi lumaban hanggang makamit ang lubos na tagumpay sa pagkikibaka. Kapag bumalikwas ang mga nagpawis at mga nasa panggitang saray tulad noong 1986, tiyak na magagapi muli ang mga oligarkong katulad ni Marcos at Duterte at pwede pang ibagsak ang buong sistema ng mga malaking komprador, asendero at burokrata kapitalista na utusan ng mga imperialista. Maraming salamat, Prof. Sison, para sa inyong malalim at matalas na pagsusuri, lalo na sa inyong pambihira, ngunit mahalagang bisyon sa kayang abutin ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino kung magpapasya tayong magkakaisa upang labanan ang mga oligarko sa lipunan, pati na ang mga istruktura ng imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo na sinasandigan ng mga ito. Sa nakaraang maikling panahon ay nagpunyagi ang mga demokratikong puwersa na isiwalat ang kapulukan ng gobyernong Duterte at bumuo ng mahalagang alyansa para sa isang malinis na eleksyon. Gayon din sa mga kandidatong may kapitapitagang track record sa pagsisilbi sa gobyerno. Ang tambalang Robredo Pangilinan, sabi nga ni Prof. Sison, ay sinuportahan ng milyong-milyong Pilipino. Idagdag pa natin na ang Malawak na alyansang nabuo ay isa sa pinakamasigla at mapanlikhang pagkakaisa ng mga mamamayan sa kasaysayan ng politikang elektoral. Mahalaga ang argumento ni Prof. Sison hinggil sa mga dahilan ng pagkabigo nilang Manalo sa eleksyon. Matindi, malawakan at walang pagtatakip ang pandaraya. Ang mga kasong ito ay patuloy na isinisiwalat ng kontradaya, maging ang mahabang kasaysayan ng elitistang makinarya ng eleksyon. Tama si Prof. Sison sa kanyang sinabi na ang pagbibigay ng labis na bigat sa troll farms at iba pang uri ng panloloko sa taong bayan sa pamamagitan ng social media ay dudulo sa paninisi sa mga mamamayang tinitingnan na madaling maloko. Ang totoo, matagal nang binansot ang sistemang edukasyon sa Pilipinas. Matagal nang laganap ang karahasan sa eleksyon, ang bilihan ng boto. At nagaganap ito na walang pagpipilian ng taong bayan kundi sundin ang sinasabi ng mga nasa kapangyarihan kasama ng kanilang goons. Ang bilihan ng boto ay may kaakibat din na pwersa ng bala at sa maraming pagkakataon, pinarurusahan pa. Ang pagtanggap sa mga maling pananaw sa kasaysayan at ang hindi pagtutol sa pagbabalik ng Marcos at pagpapatuloy ng tiranya ni Duterte
sa pamamagitan ng kanilang mga anak ay patunay ng kawastuhan ng ating obserbasyon at suri hinggil sa dinistiyang politikal sa bansa na suportado ng mga dayuhang imperialista. Usapin lamang ito ng patuloy na pag-aabot at pag-oorganisa sa mas malawak na mamamayang Pilipino, lalo ngayon at may pagsisimulan tayong mas malapad-lapad at malalim-lalim na alyansang lumitaw noong panahon ng kampanya. Lagi nating tandaan ang responsibilidad sa pagpapagulong ng malawakan at demokratikong pagbabago ay nasa balikat ng mga nagnanais ng pagbabago. Tungkulin nating abutin at hamigin ang iba pang mga kababayan sa pamamagitan ng iba't ibang forma ng makatao at makabayang pag-oorganisa. Sabi nga sa matalas at sikat na awit, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Idagdag din natin, at tulad ng laging banggit ni Professor Season sa kanyang mga sulatin, ang sambayan ng laging ginigipit sa laylayan ay makailang beses na ring bumalikwas upang baguhin ang kasaysayan. Matuto tayo mula rito at patuloy na likhain ang kasaysayang ito. Ito ang inyong kasama, Sara Raimundo, guro sa Universidad ng Pilipinas at kasama nyo sa bagong alyansang makabayan. Hanggang sa muli, dito sa Itanong Mo kay Prof.